Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, at sa ating programang The Action Man. Miguel shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world, sa at sa ating mga ka-Action Man at mga kakamping. So ito po mga ka-action, una sa lahat pagpasensya nyo na po, medyo maingay ang areas natin mga ka-action ha. I hope na naiintindihan nyo po ano, na sanay na po kayo sa background, sa original background natin ng audio natin, no. Mga bata kasi hindi maiwasan na naglalaro sa labas mga ka-action, no. So ito po mga ka-action, mga ka-camping, no. Kasi kahapon nga po sa hearing, sa unang hearing sa Senado regarding sa War on Drug AGK, no. So may isang pulis po doon kahapon na si Police Colonel Grijaldo nga po mga ka-action, na kung saan sinasabi niya parang naharas daw siya sa Quadcom nitong dalawang ito. Okay? May katanungan ho tayo, bakit ganun siya? Nung nandun sa Quadcom, bakit hindi niya sinasabi ang totoo? Bakit pagdating sa Senado, bigla siyang hinaras ng Quadcom? Yung po yung palaisipan sa atin ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Okay? So, ito po, si Kung Abante naman, si Congressman Dan Fernandez naman, binantaan nga ni dating Pangulong Duterte na kakasuhan daw ito. Pero sa nagsagot man si Kung, hindi siya takot, go ahead. Okay? So, karapatan naman daw yan na mag-file ng kaso kahit sino. Okay? So, bago po ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy, pakinggan po natin ito. Mukhang patindi na po ito, no? Pero sa mga nanindigan at nag-iimbestiga sa katotohanan para malaman ng buong sambayan ng Pilipino, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na po sa Quadcom, nagpapasalamat po tayo dahil sa kanila, ang taong bayan ay maraming nalalaman hinggil sa nakaraang administrasyon. Okay, play muna natin itong mga ka-action. Courtesy po sa video ng UNTV News. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat, ma'am and sir. Ana ni na House Quadruple Committee o Quadcom Chairpersons, Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante ang aligasyon laban sa kanila ni dating Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anti-drug war ng Duterte Administration, inihayag ng police officer na kinausap umano siya ng dalawang kongresista at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Rowena Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Isang retired police colonel si Garma at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Duterte Administration. Siya ang naghayag. So dito pa lang mga ka-action, no, sa sinabi niya na di umano inutusan daw siya, mapapaisip ka eh. Police colonel ka eh. Diba? Kung talagang wala kang alam, bakit mo susundin ang utos sa'yo? Diba? Kung talagang wala kang alam. So, manindigan ka. Kasi ang pagkakalam natin, sa rangkong colonel kasi, ano na po yan? Astig na po yan. Marami ng accomplishment yan. Diba? Matapang na yan. Pero bakit, kung totoo yung sinasabi mo na inuutosan ka, bakit mo naman sinunod kung labag sa loob mo at wala kang talaga ang alam sa nasabing pinag-uutos sa'yo? Yun lang ang katanungan natin kay Police Colonel Grijaldo. Diba? O, tuloy po natin ito. Hayag sa Quadcom tungkol sa umano'y reward system na nakapaloob sa Davao model ng anti-drug war na nais ipatupad ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Ayon kay Grijaldo, nangyari ang pagkumbinsi sa kanya ng dalawang kongresista sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22. Nilapitan umano siya ng isang miyembro ng security personnel noon at ipinatatawag ni Representative Fernandez. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kung Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side.
And then, Kong Abante entered the room, sat par. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Dagdag pa ni Crijaldo, tila umano inaalok siya ng promote. So ang tanong natin dito, yung paper na ba yun is pinapirmahan ba sa'yo na kung saan yun yung sasabihin mo? Para nang sa ganun, kung may pirma mo, eh hindi ka na makaano. At ang tanong namin dito, sinunod mo din ba? At bakit hindi ka rin sir, nagreklamo the time na karapatan mo po ang magreklamo sa oras na yon? Kasi kung hindi mo gusto yun, may tuturing po yun na pangharas, di ba? Bakit hindi mo na hindi ka nagreklamo the time nang malaman ng mga kasamahan nila kung Dan Fernandez, di ba, mga ka-aksyon? Eh kung ako siguro sa part niya, magre-react ako mismo doon, di ba? Magre-react ako, eh ako na numpa para magsabi ng katotohanan. Tapos uutusan niyo ako sa nasasabihin ito na hindi ko naman ito alam. 'Di ba? O dapat doon pa lang nag-react ka na, sir. Eh palaisipan kasi namin, bakit dito mo pa 'yan kung saan yung hearing sa Senado? Saka mo pa 'yan sinabi. Dapat sinabi mo nandoon at sinabi mo rin sa Senado. Nang sa ganun, nalaman agad ng Quadcom na malalaman din ng Senado. Yun po ang punto namin dito. Promotion. Kapalit ng gagawin niyang kumpirmasyon sa umano'y reward system sa anti-drug war. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. At that time, I was wearing my uniform. You're wearing your uniform? As police officer. And you are being told to lie? Parang gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Tinawag naman ni Congressman Fernandez na kasinungalingan ang pahayag ng police officer. Anya, pinatawag nila si Grijaldo ng panahong yaon dahil sinabi ng abogado ni Garma na may alam ito sa reward system. Hindi rin umano nila pinapirma ng anumang affidavit si Grijaldo. Dagdag pa nito, paraan umano ito upang siraan ng Quadcom. Subalit lalabas anya ang katotohanan at magpapatuloy ang pagkamit ng hustisya sa mga naging biktima ng drug war killings. Itinanggi rin ni Representative Abante ang paratang laban sa kanya. Anya, hindi totoong pinilit niya ang sino man na pumirma sa anumang affidavit kapalit ng anumang pabor o promosyon. Samantala, hindi naman natatakot si Congressman Fernandez sa banta ni dating Pangulong Duterte na magsasampa ito ng kaso laban sa kanya. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. Gusto ko lang habulin yung ngayong congressman. Para papailan ko ng kaso. Batay kay Congressman Fernandez, wala ring makapipigil sa kanilang alamin ang katotohanan sa likod ng extrajudicial killings sa anti-drug war. Rosa Licoz, UNTV. Okay, so yan po mga ka-action, mga kakamping ka. Ito lang kasing nakakalungkot, no? Isa ito lang. Tayo, nakikinig naman tayo sa mga resource person ng Quadcom, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Dahil bago sila pagsalitain, nanunumpa po sila, di ba, na magsasabi ng katotohanan. Tapos
kung may ganong senaryo pala na nangyari kay Police Colonel Grijaldo, dapat naman doon pa lang nag-react na si Police Colonel Grijaldo. Nasa ganon, malaman din natin ang totoo, 'di ba? Palaisipan kasi sa atin ng mga Pilipino, na bakit dito sa Senado niya palang ibinunyag ang nasabing ganong senaryo na pwede niya pa, na pwede niya naman ibunyag on the spot, 'di ba? Kasi pwede niya sabihin doon, pinasumpa niyo ako ng katotohanan, tapos uutusan niyo ako ng kasinungalingan. Ganun 'yun, 'di ba? Maintindihan po natin sana. So, but anyway, diyan kung mag-file ng kaso si dating Pangulong Duterte, wala namang problema kay Dan Fernandez at hindi din siya takot. Dahil malaya naman si dating Pangulong Duterte mag file ng kaso laban kay Dan Fernandez. And salamat naman, kahit ganon ang nalaman nila, is tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga sa nasabing war on drugs, no? Kaya kung ano sana, payo lang natin sa mga resource person, kung ganon ang mga senaryo na halimbawa iniipit kayo, yan ay part ng harassment. Dapat doon pa lang magreklamo na agad, undas pat ng hearing. Tama, mali, di ba? So abangan po natin kung ano po ang mangyayari dito, mga ka-action, mga ka-camping, no? So yun lang po, no? Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.